simbahang ito sa bayan ng Guagua sa Pampanga, talagang tinitingala. Pagpasok pa lang kasi sa bahay dalanginan, bubungad na ang nagagandahang mga painting sa kisame ng simbahan. Maihahalin tulad sa Sistine Chapel sa Roma. Pero ang isa pa raw agaw pansin sa simbahang ito, ang kanilang engrande at matayog na altar o kung tawagin, retablo. Mula sa mga salitang Latin na retro at tabula na ang ibig sabihin sa likod ng altar. Historical value po ng retablo natin is pinapaalala niya kung ano yung malalim na pananampalataya ng Betis. Ito ang itinanghal ng National Museum of the Philippines bilang isa sa ating National Cultural Treasures, ang St. James the Apostle Parish Church o mas kilala sa tawag na Betis Church. Ngayong mahal na araw, hindi na muna masisilayan ng mga bibisita sa simbahan ng kanilang retablo. 10 ng iba pang mga retablo sa iba pang mga simbahan sa Pilipinas. Tatakpan muna kasi ito ng tela na kulay violet o lila, bahagi ng tradisyon ng mga Katoliko tuwing Semana Santa. Kung ito ay mga natatakluban, alam natin na dapat tayong mag-focus sa buhay ni Jesucristo, particular na dito sa darating na Semana Santa. Kaya bago ito matakpan, mamangha muna tayo sa kanilang ganda. Gaya na lang ng retablo ng Betis Church na may taas na 20 feet at tinatayang ginawa noon pang 16th o 17th century. Meron itong 13 tunnels kung saan nakadisplay ang iba't ibang mga santo. Yung pinakataas, yung may triangle representing the Holy Trinity, God the Father, then the Holy Spirit, and then the image of Our Lady, Mary Help of Christians. Tapos yung sa St. Joseph, the patron of the Universal Church, and then St. James the Greater, the principal patron of Betis Parish. Ang kanilang retablo, nakadikit sa pader na gawa sa nililo o inukit na hardwood. Kaya hindi raw agad maaanay. Huwag na magtaka dahil ang Betis kung saan naroon ang simbahan, kilala sa industriya ng pamandukit o wood carving. Halos mayigit 40 years na akong naging sculptor. Mga pamangkin ko na-inspire sa akin yung mga gustong matuto. Pamangkin ko siguro nasa mayigit 10 na sila. Ngunit ang nagpapa-espesyal daw sa kanilang altar o retablo, ang mga nakalagak ditong mga santo na ang ilan pinalamutian pa raw ng ginto. Ito po yung ating mga 22-carat gold na design. Ito pong may parang mga bulaklak silang nakapaikot dito sa ating mga poste ng retablo. Ito yung mga old images na 1790. Tapos yung mga rikoko na parang mga ensaymada. Ito yung mga description ng parang mga ano planet sila sa universe. Dahil lantaran po ito, no, paano nyo na lang po siya ingatan. Through our CCTVs, tapos yung mga malasakit ng mga church worker dito, meron tayong yearly termite disinfection ba? Hindi basta-basta may ginagalaw. Ang rangyan ng isang retablo ay makikita rin sa kakayanan ng mga misyonero na atas upang pamunuan ang lugar na yon. At gayon din sa mga nakukuha nilang donasyon mula sa mga katutubo. Magastos gumawa ng retablo. Kaya hindi rin lahat ng simbahan ay nakakapagpagawa ng marangyang retablo. Isa naman marahil sa pinakamatandang retablo sa Pilipinas, ang pinaniniwalaang gawa noong pang 1617 o 353 na taon ang nakararaan, na matatagpuan sa itinuturing na oldest stone church sa Pilipinas, ang San Agustin Church sa Intramuros sa Maynila na itinayo 1607. Likha ito ng artist mula Laguna na si Juan de los Santos na dati ring sakrista ng simbahan. Magandang kalidad kasi isa siya sa mga Pilipino carver na magaling. Churchgoer din, kaya siya na din yung pinagawa. May nakalagak din ditong 22 na mga antigong santo. Nagawa sa kahoy, replika na lang din daw ito ng mga imahen na ang mga original gawa pala noon sa ginto at ivory. Isa siya sa napasama na na-loot ng British during the British occupation. So, ang mga images pa rin naman dyan, it's matatanda pa rin, mga antique.
Dati yung museum na to, wala siyang mga glass cases, walang CCTV. So easily, meron time talaga na may makukuha, may mawawala. Pero now it's more protected kasi we have a CCTV. The items are now encased in glasses. So protected siya. Pero ang retablo, nakatago na lang sa kanilang museum. Inilipat lang siya dito sa old sacristy kasi hindi na siya fit sa structure ng simbahan. Kaya nagkaroon ng commissioning ng bagong altar, which is yung ngayong nasa altar. Ang toka sa paglilinis ng mga antigong retablo sa museum, si Luella. So ang proseso nito is just to use the soft brush. Pero carefully pa rin because this is an old collection. So lima kami maglinis. Kailangan hindi ka nagmamadali. Siguro mga 6 months namin ginagawa yung paglinis. At saka partially may restoration na rin. Isa sa mga nangangalaga aside sa mga Agustinian is UNESCO and other government agencies to preserve the dignity of the retablos. Ang ginagamit na retablo ngayon ang simbahan ng San Agustin. Ang kanilang retablo mayor kung saan makikita ang imahe ni San Pablo. Pero bakit nga ba imahe ni San Pablo ang nasa gitna ng retablo? Gayong kay San Agustin na kapangalan ang simbahan. Ang bahay dalanginan kasi, pinsang pinamunuan ng mga paring Agustino. Idinededicate yung church sa kanya at yung retablo. Si San Pablo is a defender of the faith and at the same time defender of the order ng mga Agustinian. Bukod sa kanilang retablo mayor, meron pa silang 8 retablo na nakadisplay sa simbahan na kung kanilang tawagin, retablo minores. Noon kasi, pwedeng magsabay-sabay ang mga pari na magmisa sa kani-kanilang mga altar. Part of that altar is merong mga retablo. Hindi na siya ginagawa kasi iisa na lang yung celebration, which is sa main altar. Yaman din kung ituring ng mga taga-barangay Santissima Trinidad sa Malolos, Bulacan. Ang retablo ng kanilang simbahan na dati isa lang daw maliit na kapilya hanggang dumamsa ang mga deboto nung dumami rin ang mga patutuo nang bilanggroso daw ang imahe ng Santissima Trinidad o Holy Trinity o yung imahe ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na centerpiece ng kanilang retablo at tinatayang mahigit 150 years na ang tanda. Marami ang dumidebasyon kasi doon sa nawawala dahil ito ang nagpakita ng maraming kahindik-hindik ng mga milagro. Pagka yung may kulang sa tuition namin, sa mga pangangailangan na personal, alam mo may darating. Kaya ang himala ng Santissima Trinidad, tiwala ka lang sa kanya, hindi kanya pababayaan. Pero ang mga parokyano na pa-Santissima Trinidad noong October 27, 1980, noong ang kanilang imahen, ninakaw. Ang aming retablo po ay gawa sa nara, ngunit ang gilid po nito ay gawa sa rehas na bakal. Ayon sa mga salaysay, dumaan ang kumuha mula sa gilid. Pagkatapos dito, dumiretso sa altar, nilagari ang bakal na rehas at binaluktot. Kinuha niya po ang mga imaheng pinta. Ang dating kahoy na retablo, ngayon, napalitan na ng marmol. At habang hindi pa nahahanap ang ninakaw na imahen sa retablo, naglagay muna sila ng rebulto ng Santissima Trinidad o Holy Trinity na gawa sa kahoy. Wala po kaming lead o impormasyon tungkol dito, pero may mga nagsasabi po na baka nandito pa rin sa aming lugar. Ang retablo ang siyang nagpapakilala sa patronage rin ng simbahan. Nagsisilbi itong alaala or visual reminder sa mga Katoliko kung paano tayo mabubuhay ng mabuti alang-alang sa mga pinakitang magagandang gawa ng mga banal na taong ito. At gayon din, para mas mapalapit tayo kay Jesucristo. Laging si Jesus ang sentro. Ang mga banal, mga santo, sila yung mga modelo natin. Sila yung mga tularan. Si Jesus ang patunguhan. Sabi nga, mula kay Jesus, para kay Jesus, patungo sa kaluwalhatian ng langit. Ang mga retablo ng ating mga lumang-lumang simbahan, peping saksi kung paanong sa paglipas ng mga taon, mas tumibay din ang pananampalataya ng mga Pilipino. Habang ang mga taga-Malolos sa Bulacan nananalig, nadarating din ang araw na ang kanilang nawawalang Santissima Trinidad maibalik. Kung mayroon man po kayong impormasyon tungkol sa nawawala naming Santissima Trinidad, maaari nyo man lang po itong ipag-alam sa aming page. Ang kahulog ng kabarangan, ang kahulog ng kapakyasan. Tuwing Semana Santa, ang panata ng 80 anyos na si Mana Mila mula Palo, Leyte, ang pagluto ng paborito nilang bersyon ng ginataan,
ang Mola Bola at ang kanilang ginataan, humahagod sa lalamunan. Meron kasi itong luya habang ang pagluto nito, mala penitensya. Tuwing tumal na araw, palagi kami nagmumula-bula kasi yung pinakakain namin yung mga penitente, yung nagdadala ng mga mahal na berhen. Huwebes Santo pa lang, ang bigas at malagkit magdamag na ibinababad sa tubig. Nagpapagiling ako para itmula-bula. Kinaumagahan, ipagigiling niya ito sa palengke. Tulong-tulong naman sina Mana Mila at ang kanyang mga kaanak sa pagbilog ng mga mola-bola o bilo-bilo sa mga Tagalog. Katiman paglilong-lidong, isusunod ha siplak. So, ganit kabutang, dilag siplak. Sinanglan o upayon nim. Pagsapit ng tanghali ng Biyernes Santo, lulutuin na nila ito. Pinakuluan ang pangalawang tiga ng gata. At ang nagpaangat nga sa ginataan ng mga tigapalo, ang dinikdik na luya. Kinanglan pag dikdik si luya, pinupinuhan kay para magmarasa it mula bola. Ang anghang ng luya kasi, ang siya raw nagbabalanse sa tamis ng gata. Nung kumulo, inihulog na ang mga mola-bola. Kung lumutang yung mola-bola, ilagay mo na yung tono. Ang ibig sabihin yan, luto na. Pagkatapos, yung asukal, ilagay rin. Kailangan din daw walang tigil itong hahaluin sa loob ng halos isang oras. Luto na ang ating mola-bola. Humahagod sa lalamunan ng lasa ng luya. Isa ang sigurado sila, ang kanilang mola-bola, iniluto ng may pagmamahal sa Diyos at kapwa. Sa Victoria sa Laguna naman, ang nagpapatamis sa pag-iibigan ng mga magkasintahan, ang bersyon nila ng ginataan na kung kanila namang tawagin, pinaltok. Sa tinatawag kasi nilang tupadahan, tradisyon ng panliligaw sa Laguna, ang binata't dalaga nagluluto ng pinaltok para mas makilala raw nila ang isa't isa. Bagay na naranasan daw ng mag-asawa na ngayong sina Heidi at Arnold. Doon po nagkalapit ang loob namin nung nagluluto kami ng pinaltok. Pupunta kami ng hapon, may dala na kaming saging, kompleto, asukal, nyog, tapos mag-umpisa na kaming magawa. Kung ang iba gumagamit ng bilo-bilo na gawa sa malagkit na bigas, ang pinaltok gawa sa ginadgad na saging na saba. Ang mga sangkap, sabay nilang binalatan at ginadgad. Ang tanong ba, kumusta ka ganyan? Hanggang sa doon, na-develop na, doon na nagsimula. Una munang inihanda ang saba na mura o yung medyo hilaw pa. Nilalagay po namin sa tubig para hindi po mangitim. At saka ito, gagadgarin o ang tawag dito, yayadyarin. Parang panliligaw, kailangan mo nang maghirap bago mo makuha yung tamis at sarap. Ang ginagamit nilang pangyabyad, gawa pa raw ng yumaong ama ni Heidi. Minsan, nasusugatan pagka nagagadgad, lalo na mabilisan. Atin pong binibilog yung ating ginadgad na saging. Ang una po natin gagawin ay sasalin po natin ng tubig sa mainit na kawali. Pangalawang gata. Asukal. Haluin po natin siya. Kapag kumulo at lumapot na ito, isa-isa po natin ilalagay po ang ating niyagyad na saging. Ang sunod po natin gagawin ay isasalin na po natin yung unang gata. Luto na po ang ating pinaltok. Kain po tayo. Kahit po stisi yung ngipin mo, pwede mo siyang kainin kasi hindi siya didikit sa ngipin mo. Matamis at malasa.
Makalipas ang 17 taon, ang pagsasama ng mag-asawa, sinpamis pa rin daw ng pinakaunang pinaltok na kanilang pinagsaluhan. Pati ang mga kapatid nating Muslim, meron ding sariling bersyon ng ginataan. Maliban sa kamote, sago, saging at bilo-bilo, ang kanilang ginataan, hinahaluan nila ng pampalapot na ang tawag na tek na mula sa isang uri ng palm tree na silal kung tawagin sa Maguindanao. Ito ang pambato nila sa pasarapan ng ginataan, ang sindol. Tuwing buwan ng Ramadan, madalas sindol ang inihahain at pinagsasaluhan sa iftar o yung unang meal pagkatapos mag-ayuno. Ang sindol ay naging parte na ng tradisyon mula sa tribong Maguindanao tuwing Ramadan. Ang mag-asawang Baydido at Ibrahim mula Isulan sa Sultan Kudarat, nagluluto at nagbibenta ng sindol. Ito po yung pinaka-special po sa amin na inahanda po tuwing Ramadan. Umaga pa lang, namalengke na sila ng mga sangkap. Ang nalutong sindol, isinakay sa tricycle at ibibenta sa tapat ng Kapitolyo. Kada order, 20 to 35 pesos. Malaking tulong po ito, sir, kasi dito po kami kumukuha ng gastutin po namin sa araw-araw po. Usually sa mga Muslim community, kasi sa month of Ramadan, nagtitiis kami na hindi kumain at hindi uminom mula umaga hanggang sa gabi. Unang-unang kinakain na hinahanap namin is sindol. Magluluto ako. At mararamdaman ng mga ng komunidad na ako ay kapatid nila sa pananampalatayang Islam. At yun ay ibibigay ko ng kusang loob. Bilog-bilugin o ikot-ikutin man ang mundo. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, nakadikit na sa ating tradisyon, kultura at pananampalataya ang love affair ng sambayanan sa kinataan. Mahal na araw, may paniniwala na sa mga araw na sinasabing patay na si Jesucristo, mag-ingat dahil mas magiging lapitin daw tayo sa disgrasya at peligro. Pero ang binatang ito mula Cagayan de Oro City, tila na paaga ang kalbaryo. Aksidente kasi siyang nabundol ng sasakyan at natuhog sa ginagawang drainage sa kalsada. Ang binata may malay pa habang nakatuhog ang kanyang katawan sa bakal na tumagos sa kanyang hita, tagiliran at balikat. Ang mga sumaklolo, pilit siyang kinakalma. O Diyos ko, tulungan nyo ang binatang ito. Yung dibdib ko talaga parang sinaksak. Naramdaman ko po talaga kung gaano kasakit yung naramdaman niya. Ang biktima, ang 19 anyos na si Eric, ang pinangyarihan ng insidente, tapat lang ng bahay ng nobya niyang si Jonah, kung saan kasalukuyang may ginagawang drainage. Mga 12 na yon, sabi ko, lang, kain na tayo. Sabi niya, hindi mo na ako dito kakain kasi pupunta ako sa friends ko. Pero si Jonah, iba raw ang kutob nung araw na yon. Sabi ko, dito na lang tayo. Sabi din ng mami ko na hindi na siya tumuloy kasi may nararamdaman nga din po na hindi maayos. Pero si Eric, tumuloy pa rin. Nung hinatid ko na siya sa waiting shed, pinipilit ko siya na ihatid talaga kita. Pero sabi niya, wag na. Sinunod ko na lang siya. Nagbabayok sa kanya. Ilang sandali lang, si Eric nabangga ng pick-up truck sabay tumilapon sa ginagawang drainage. Nung nakita ko po siya, kala ko naipit lang po siya. Pagtingin ko, nakatusok po talaga siya sa bakal. Ayaw rin!
Hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko nun. Yung dibdib ko talaga parang sinaksak. Naramdaman ko po talaga kung gaano kasakit yung naramdaman niya. Sabi niya lang, tulungan mo ako, sabi niya. Sabi ko, wala akong magagawa. Iyak ako ng iyak. Ayokong magpunta doon sa kalsada kasi matatakot ako na makita kung ano nangyari. Before pa na ako nakita agad yung situation, ano na, prayers na gud ko. Nag-flashback ang akong memories ka. Bata pa siya. Nilin ako siya, biological son. Na ang fear, na ang pain. As in, sakit gud. Murag na-struck akong kuan. Akong kasing-kasing gud. Ganang. Ilang sandali pa, dumating na ang rescue team. Yung victim natin, talagang namibilipit sa sakit. Nagsasalita na siya na hindi na niya kaya. Yung isa tumago sa kanang balikat, yung isa naman tumago sa baba ng mismong kilikili niya, at saka yung isa dun sa hita. Tumagos yung lahat. Impalement kasi dapat hindi natin gagalawin yung nakapasok na anong object. Makakalman yan, kahuman. Kailangan nating i-cut without pulling out yung impaled object. Sa hospital na siya tatanggalin. Ang pag-rescue kay Eric, makapigil hininga. Yung mga bakal na tatumpatong at saka hindi namin malocate kung anong bakal yung nakatusok sa katawan ni Eric. May kasama kaming Urban Search and Rescue. Sila po yung nagmamano na i-grinder yung mga bakal para maputol. Makalipas ang halos isang oras, matagumpay nilang naputol ang mga steel rebar. Linagyan namin po na gauze at saka bandage para makontrol yung bleeding. Pero delikado na ang lagay ni Eric, kaya agad siyang isinugod sa ospital. Isa lang po talaga tumatakbo sa isip ko noon. Sana Lord, bigyan mo po siya ng pangalawang chance na mabuhay. Sa kabila ng mga bakal na tumusok sa kanyang katawan, si Eric himalang nakaligtas. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa ospital. Malala yung nababasa niyang mga sugat. Yung surgery, inabot kami ng almost 7 hours. The same time, nag-opera din kami sa baga para makita namin yung buong area kung saan tumusok po yung bakal. Yung natamaan po ng mga solid organs, ni-repair po namin yun. Sa ngayon po, ang pasyente po ay nagre-recover na po sa kanyang mga sugat at saka nakakain na siya ulit. Pero kailangan pa rin niyang magpahinga after sa major surgery. Ito po yung bakal na nakuha doon sa katawan ng pamangkin ko po, yung tinanggal tong bakal. Napakasakit po daw. Hindi daw niya makayanan. Dahil sa bakal na to, para matanggal, kinaya na lang niya. Pero dahil sa trauma na kanyang sinapit, hindi pa raw siya makausap ng maayos. Malaki talang pasalamat ko sa Panginoon. Binigyan pa siya ng pangalawang chance. Ngunit sino nga ba ang nakabangga kay Eric? Ayaw, Eric! Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulis, bago raw nabangga ng nagmamaneho ng pickup truck si Eric, may nauna na pala itong naararo. Nabangga po niya yung mga improvised huling yung bata andoon naglalakad. Bigla niyang nabangga yon, tapos tumilapon doon sa mga deformed bars na ginawa. Pagkatapos ng insidente, humingi kasi siya ng gamot para sa high blood niya. Ayaw niya talaga magsabi bakit na aksidente siya. Ang maaaring ikaso sa kanya ay reckless imprudence resulting to physical injuries. Maaaring siya ay hatulan, makulong, o kaya pagbayari ng multa doon sa biktima na katumbas ng halagang nagastos sa ospital at sa kung ano man yung mga expenses. Kung hindi na nakikipag-coordinate or hindi nakikipagtulungan yung akusado, pupwedeng pumunta sa hukuman at magpatulong sa isang abogado yung biktima. Pwede din nilang pag-usapan yung kabayaran doon sa panahon na yon na hindi siya nakapagtrabaho dahil sa nangyaring aksidente. So mas mabuti sa ganyang situation, karoon ng tulungan yung dalawa at wag nang paabutin sa husgado. Sinubukan naming kuhanan ng panigang driver na nakabundol kay Eric, pero hindi sila tumugon. Gayunman, nagkausap na raw sila ng pamilya ni Eric. Sila ang nagharap sa yung driver mismo. Lumating din yung abogado ng driver. Nag-usap sila saglit. Magsampa kaya ng kaso ang kampo ni Eric laban sa nakadisgrasya sa kanyang truck.
kaayos na sila. Yung driver ng sasakyan, sasagutin niya lahat yung medical expenses ng bata, pati na yung daily wages ng bata, sasagutin nila. Tapos bibigyan pa ng suporta yung tagabantay sa hospital. Tanggap namin lahat. Disgrasya yan, sir, eh. Kasi yung nakabangga sa kanya, tumutulong talaga sa kanya. Siya talaga ang lahat na nag-provide. Wala talaga kami problema, sir. Sa akong heart, ha, personally, wala kay anger. Accident happened, so murag wala na tayong mahimuan. Meron yung uyong ka! Before the accident, talagang nagre-remind na po tayo sa ating contractor na dapat yung mga signage, yung sa highway, any of the reflector na makita naman sa ating mga motorista. It was very sad po na talagang hindi po talaga nagpa-follow sila ng demand request natin. Talagang we need to double time na lahat ng mga under construction sa ating barangay. Ang pagkakaligtas sa binatang natuhog sa kabila ng lahat ng kanyang pinsalang tinamo, maituturing na isang binagro. Laking pasasalamat ko po kasi tinupad niya yung mga prayers po namin. Si Eric, makakalakad pa siya, mabubuhay pa siya. Lahat po na settled, lahat na healed. Napakabuti po ng Diyos na ginawa sa kanya na miracle. Sa bayan ng Lapaz, sa Agusan del Sur, may 3 taong gulang na bata na kontratuhin ang kanyang mga kapatid at katribo. Espesyal, namumukod-tangi dahil lang sa kulay ng kanyang balat. Sa tahanan ng mga tribong Manobo, sa kabundukang bahagi ng Barangay Valentina, sa bayan ng Lapaz, sa Agusan del Sur, may isang bata na ang paniniwala ng kanila mismong dato, may dalang swerte. Ang tawag nila sa kanya, bulaw. Ibig sabihin, ginto. Hindi kasi katulad ng kanyang mga katribo. Ang kanyang buhok, kulay mais, na tuwing nasisinaga ng araw, kumikinang na parang ginto. Ang kanya namang balat, putim-puti. Habang ang kanyang mga mata, asul. Masakit doon, iyan ang maayo. Magsulti na na siya kung sa mga katalagman niya moabot. Ang mga bulaw para sa amo, blessing sa amo biyaya, kibali. Gayunman, may iba sa mga miyembro ng tribo na ang pakiramdam sa paslit. Ko ana gisani iban, giko ana sa mga engkanto. As lagot ka bata, kag anak on, pag edad on si kanto mga 10 anyos on dusi, abin on tadiwata, no kanay kan. Sa mga sinasabi nila sa binansagang batang ginto, ano ang magkakatotoo? Mula bayan ng Lapaz, mahigit 2 oras na binagtas ng aming team ang malubak at maputik na daang ito sakay ng Skylab, motor na nilagyan ng plywood para mas maraming maisakay. Ang sitio KM41, tahanan ng halos 300 mga tribong Manobo. Payak ang kanilang pamumuhay, pagtatanim ang kanilang ikinabubuhay. At sa kumpol ng mga bata, agaw pansin ng isang bata ang tinutukoy nilang batang bulaw. Si JM, ang bunsong anak ng mag-asawang Abraham at Jessel. Nalipay kimasulisod po lahi kakulor. Kaya man at ikahedok tano, likat makandit gotok ta. Sa 3 anak ng mag-asawa, si JM lang daw ang naiiba. Ito di apag kabodes ko ka, dinwa naman ang kuno ka, mga kuwa no. Pagawas ni JM, natingala ko nga lahi ang kulor niya. Kuwan man ko nga anak yun ako siya kay ngalaga naman si Ginoo. Ang hinala ni Jessel, may kinalaman ang kanyang pinaglihian sa naging itsura ng kanyang anak. Kuwa manggut ing pangidamang kutsan, kuwa sikan, kuwa dak ing pangidamang kutkang koonon.
Oo, kan may akduma. Dala ko onong tadma iyan. Taka kami, sir. Baka hindi nila anak yun, sir. Sir, iba talaga, sir, sa kulay, sir. Ang pangalan nila, anak araw o anak ng inkanto. Pagpon ug dayto bayoy day no ugmang ahamayan ubag ka otaw naging maubag ka otohi ubag sa ubag ka bulaw no kwa din anak si JM kasi suwerte kung kanilang ituring ang mga bulaw para sa amo kibali blessing. Naniniwala kasi sila na ang mga ipinanganak na bulaw mula sa kanilang tribo pagdating ng tamang edad magkakaroon daw ng natatanging agimat o bertud. Masakiton iyan ang maayo. Magsulti na siya kung sa'yo mga katalagman niya mo abot. Kaya kung ad magtuot kan, lahiyon makibali kung to no, panahon. Kita nga, itanonig alagad at ginuo kung aki dapat ugtuot kan. Pero kung pinaniniwalaan mang buenas ang dala ni JM sa kanilang lugar, tila taliwas naman ito sa buhay na tinatamasa ngayon ng paslit. Si JM kasi parang may sakit ang kanya kasing katawan para paring sanggol kahit 3 taong gulang na siya. Kaya ang otoli mapadubag no buyan. Kaya pagawas din si kan ubag kayawa din. Iyan dagi hapon. Hindi rin siya nakakapaglakad. Pati sa kobong din mga intok. Mahulog. At hindi rin nakakapagsalita. Papa daw mama, si kanda ubag kagkalito. Usay ka high blood, no, mayaing kauyo. Sigsinogaw. Hangad bi, hangad. Minsanan lang daw kung magsaka ang padre de pamilya na si Abraham. Wala namang trabaho si Jessel. Gustuhin man daw nilang ibaba sa bayan si JM para mapatignan sa doktor. Wala silang pera. Bye-bye. Pambayad pa lang daw kasi ng Skylab. Nasa 1,500 pesos na. Kuda, pa-immunize kudot ka nami ubag. So, madani magpamang andoon makmungkuwa midway. Pero nga dan to pa-check up. Kung ako ka pa-check up, so, walang-wala yun mi. Bisag mangayo sila sa akong pang makaon, di yun na ako matagan. Pati pang lapis man lang, walang-wala yun mi. Bagamat pinaniniwala ang swerte, ang ilan sa kanilang mga katribo na babahala sa nakatakda raw sa batang bulaw. Sa amo ang mga manubo, ang among pagtuo, muna bulaw, mga anak nagbulaw. Simple gikuan na gisaniban, gikuan na sa mga engkanto. As lagot ka bata, kag anak on, pag edad on si kanto mga 10 anyos on dusi, abin on tadiwata no kanay kan. Dili ko magkuan sa ilang istorya ni Maminaw. Kita nga, itanonig alagad at ginuo ko na aki dapat ugtuot kan. Si Jessel kasi may kilalang isa pang bulaw mula sa kanilang tribo na makakapagpatunay na walang basehan ang kinatatakutan ng mga tigasityo. Doon may ang santop tohon ako na ako. Nakaanak at si bulaw gumikan gihapon doon mongo kaliwat doy ba? No, kuwa. Ang tinutukoy ni Jessel, si Johannes. Kanang gianak ang akong pag-umangkon, grabing kalipay ng akong nabati. Kaya dili na day ako ang nag-inusara, napaday kauba na ako. 29 anyos na ngayon si Johannes, pero kailanman, wala raw kung anong elemento ang umangkin sa kanya. Dili ko magtuungan ako, nami abyan. At kahit daw swerte ang tingin sa kanila, hindi raw siya nakaligtas mula sa mga nang mata sa kanya. Kanang yun ang pinakakuan, mulaki ko sa akong mama usahay. Kanang suruy ko, tapos mo na yung masugatan ba nga. Basi kanang ingon nga, daghay mga kanang i-kwansay mo, daghay i-istorya nga dili maayo. Usay ga i-inadlok pa mi sa uban nga parents, usay inadlok pa mi sa ilang mga anak. Nahihirapan din daw si Johannes sa kanyang kondisyon, lalo na kung nadadampian siya ng sikat ng araw. Sa panahon sa ting-init, dili pwede mi makapainit kay masunborn. Dili pwede ibulan og init, magsakit ang mata. Kaya si Johannes, nalukod ko nga masinatian sa akong pag-umangkon nga kanang ginatukso. Ama. Hala, hala nini. Kanaw. Kan maya kolbaan aso. Basik no kay madangatan ni GM. Kun adoy mayan buwag kabogoy ka gusto din. Pamujut mako ang kon adu bag kabogoy.
Dahil parehong hindi pa naipakonsulta sa doktor, dinala sila ng aming team sa doktor. First time na ako ma-check up na ako karon. Ayon sa espesyalista, ang dalawa may albinism. May depekto sa kanilang genes na pumuproduce ng melanin. It is hereditary. Yung baby, di pa masyadong exposed sa sunlight. So, wala pa masyadong damage galing sa sunlight. Pero si ma'am, medyo ano na kasi siya, matagal-tagal nang exposed sa sunlight. So, ang nangyayari, may damage na. So, nakikita mo mga brown spots. Ama! Kuwa amangun ing pangidamang kutsan. Kuwa, sikan, kuwa adak ing pangidamang kutkang koonon. Oo, kan may akduma. Dala ko anong tadma iyan. Itong kondisyon na to ay genetic or hereditary. No? So, hindi ito nakukuha sa paglilihi. Dapat pag magawas mong balay, balot na balot din si baby. Balot na balot po ka, ma'am. Gikan sa ulo hanggang sa paa. Mas prone mo ma-develop po ka ng skin cancer if sige mo ka-expose sa init. And usually, yung mga patients na may ganito, sa localities namin, di naman sila nagsisik ng treatment. Usually, tinatolerate lang nila. So, mas better na lang na as much as possible, pumunta na lang sila sa specialista na makaka-manage talaga. Ang pasalamatan doy, yagboy ka Ginoo, so kawad at ginudit kinabuhi doy, wag kahimu doy. Salamat yagboy, sangkot, yangit kakas. Dahil nga kakaiba sila, nagkakaroon ng discrimination, kasama na rin dyan yung pagpatay sa kanila, repression. Pero sa ating lipunan, hindi humahantong sa ganito dahil ang pagtingin natin sa kanila ay kakaiba at espesyal. Mga bata po at mga taong may albinism, sila po ay isang katulad ng ordinaryong tao din. So, we should treat them with respect and love and understand their condition na sila ay may mga special needs din at sila ay hindi sinumpa. Pwede po natin gawin is that to educate yung family and the community about the condition that it is a disorder. Hindi po ito mystical things na nangyayari. Gusto yun na mo nga, kanang itrato bitaw nga normal. Kung man mo gusto na yung ani, gusto lang na mo mabuhi nga normal. Pagkakaiba natin ang itsura, pagpapakita kung paanong natatangi ang bawat isa at hindi dapat pagmulan ng kung ano-anong kwento. Lahat tayo, special at extraordinary. Tugtugan ngayon ng mga naka-high blood kahit pa yung mga wala naman daw karapatang masaktan. Ang theme song ng mga pinagsama-samang OA, Belulu at nag-jijelly ngayon. Hey! Ang Senos. Hit song ng tinagurian ngayong Queen of B-Pop o Bangsamoro Pop, si Shaira. Pero sa kasamaang palad, bawal pang gamitin ang kanta for broadcast at online. Hango pa na kasi ang musika ng Senos sa 2008 pop song na Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka. Hi, someone else is claiming your song and earning from it. It was Senos by Shaira. Yes, we've taken action. Thanks. Kaya habang nire-resolve pa nila ang gusot na ito, pameme muna tayo. Pero I'm sure, kaya niyong kantahin ang kantang Senos kahit pa walang musika. Sige nga, video ka na! Wow! Pero sino nga ba ang kontrobersyal at binansagan ngayong Queen of B-Pop? Nalaman na rin ngayon ang samut-saring mga meme.
Lumipad ang aming team, Pasultan Kudarat, para kilalanin ang trending na Moro artist, ang 22 anyos na si Shaira. Hindi po namin expect na makakarating kay Slenka po yung kanta. Hindi po namin expect na mapapansin niya. Hindi po namin expected na magbabiral siya, gagamitin siya ng mga sikat na mga vlogger ngayon, mga artist. Pero ang ipinagpapasalamat daw niya, mula nung pumatok ang selos, dumagsari ng kanyang mga racket. Masarap sa feeling. Blessed po ako. Kumami po yung mga gigs. Malaking bagay ito, lalo't ang kinikita niya sa gigs, ipinantutustos niya sa kanyang pag-aaral. Si Shaira kasi, graduating na sa kursong social work. Masarap po sa pagkiram na nagiging proud po ako. Napaparal ko po yung sarili ko dahil po sa pagkanta-kanta ko sa tuwing gabi. At mula nung nag-hit ang kanyang kanta, kung ano-anong titulo na ang idinikit sa kanya. Mother Shaira Supremacy, Queen of Bangsa Moro Pop. All hail to our tempered glass queen. Nung first na tingin ko sa mga comments sa TikTok, akala ko about dun sa face ko. Akala ko glass skin. Ate pa, tempered glass. Nakaka-hurt din po sa part ko. Maliit masyado ang tingin nila, iniinsulto nila. Marangal po na trabaho yung mga sinasabi nilang ganun po. Gayunman, hindi raw nito nabasag ang confidence ni Shaira. Katunayan, bukod sa kantang selos, sumisikat na rin ang iba pa niyang mga kanta na sa pagkakataong ito, original composition na raw. Heto, pwede na nating iparinig sa TV at online ang kanyang singing voice. May hugot ba talaga si Shaira sa kanyang kinanta? Meron ba siyang pinagseselosan? Paglilinaw niya, ang selos wala raw talaga sa kanyang bokabularyo. 5 years na kasi siyang happily married sa kanyang high school sweetheart na si Muiz. Sobrang proud po, totoo lang sir. Si Shaira talaga, iba siya sa lahat ng nakilala ko na babae. Taong 2019, nung naging magkaklase sina Shaira at Muiz. Nag-transfer po siya sa school namin. Naging tropa niya po yung mga tropa ko rin na mga close ko na siya. Ganun po, parang cute pala itong si Kuan. Hanggang mas lalo raw silang pinaglapit ng musika. Pag wala kaming work sa room, malabas po kami sa labas ng room, then yung nag-jamming-jamming. Pero ang kanilang namumuong pagtitinginan, naudlot. Nag-transfer na po ako para sa senior high school. Nagka-separate po kami ng school. Dahil hindi na sila araw-araw kung magkita at sa chat na lang nagkakausap, siya karaw unang nakaramdam si Shaira ng selos. Long distance. Siyempre, hindi naman maiwasan. Isipin mo na, baka may ka-chat ka na ng iba, may ka-text kang iba. Nung taong ding yon, sa edad na 17, sina Shaira at Muiz, nagpakasal, natanggap sa kanilang relihiyong Islam. Sobrang mahal po, sir. Iba po yung pang-aalaga niya sa akin. Ang sikreto namin mag-asawa is, dapat bigayan lang, supportive kayo sa isa't isa, walang selosan. Pero kahit na selyado na ang kanilang mga puso, si Shaira, aminadong kung minsan, tinatamaan din daw talaga ng selos. Nililingon kay may sexy dyan sa likod. Ayan, nagkatingin ka na naman sa sexy. Pero kanino nga bang puso ang nagdurugo na napasulat ng kantang ito? Walang iba, kundi ang composer ng awitin. Si AG. When I was in high school, yung nagkagusto ako sa isang babae and then naiingit ako kasi may jowa na yung nagustuhan ko na babae. And iniisip ko, bumbaga bakit siya, bakit hindi na lang ako? Pag-amin ni AG, ang tune ng selos, remix o hango sa paborito niyang foreign artist. I'm a big fan talaga ni Lenka kasi yung mga songs niya masyadong witty. Madaling masabayan ng bata at matanda. From the day na pag-upload pa lang namin, pag-release sa social media, nag-disclaimer kami sa pag-upload namin, iniiwasan natin yung mga infringement. Ang paggamit kasi ng isang kanta or artistic work or melody ng isang kanta
nang walang pahintulot mula sa copyright owner nito ay violation ng ating Intellectual Property Code of the Philippines at may ituturing na isang copyright infringement. Sila na rin daw mismo ang nagpaalis ng kanta sa mga streaming platform habang nakikipag-areglo pa sila sa kampo ng Australian singer na si Lenka. Nag-email sa amin ang kampo ni Idol Lenka sa claim nila ng intellectual property. Inaayos namin yung pagkuha ng cover license para daw malagay na sa legal. Ang nangyayari is parang settlement na lang dahil naiintindihan nila kami na admire lang talaga kami sa kay idol namin ni si Lenka. Sana peace na lang po lahat, fans ni Lenka and fans po namin is maging okay na, spread loves na lang po and maging good vibes po. Hindi na nga lang daw covers ng kantang Selos ang nagsusulputan ngayon, pati na ng mga ka-look-alike ni Shaira. Mula sa hugis ng labi, ilong, pisngi, pati mata, tila pinagbiyak na bunga sila ni Shaira. Daho nga ba itong diumano, Twini, ng Queen of B-Pop, ang kanya diumanong kakambal na hanap namin dito sa Dasmariñas, Cavite. Ang content creator na si Jomar Yee. Mag-check out para hindi kayo nag-kinder kung hindi nyo pa alam yan. Kumukha ka ba talaga yun? Tingnan nyo nung pinagdikit. Go-overthink ako sa'yo, Shaira. Baka mamaya kambal talaga tayo. Sabi ko, gawa ko na ng video to. Mula raw nung nag-trending ang kantang Selos, inulan na rin daw ng mensahe si Jomar na nagsasabing ka-multiverse niya o ka-look-alike niya si Shaira. At nung pinanood niya ang music video nito, pati nga raw siya, tila namalik mata. Ready na ba kayo na makita si Shaira? Go! Hey! So yung kasi yung hijab, ano talaga siya, cultural na panonood talaga nila. And hindi siya pwedeng gamitin para sa katubaan. Ang ginawa ko na lang, nag-wig na lang ako para magmukha akong girl. Tapos ginaya ko yung makeup. Yung check ID to, yung mga ganyan, highlight niya, lipstick. Ay, ganito kasi yung eksena niya, Mi. Yung kapag gaganyan siya, tapos bigla siya titingin sa camera. Ah, gano'n. At kahit LSS o Last Song Syndrome man daw siya sa kanta, hindi raw makarelate dito si Jomar. Gaya kasi ni Shaira, si Jomar, pumapag-ibig din kasama ang kanyang partner of 7 years na siya pa raw tumulong sa kanya na gawin ang kanyang parody video. Ay, walang selos-selos! Ay, yung sa relationship namin, sobrang saya. And nandito na ako sa part na parang nandun na kami sa future. Gusto namin and yun na yung workout namin. Pagdating naman sa pagko-content ko, grabe siya sa pagka-support. Paano na lang kaya kung si Shaira at Jomar magkaharap face to face? At ang tanong ng marami, maayos na kaya ang busot sa kantang Selos? At maibirit na rin kaya ito nila Shaira at Jomar para sa kanilang collab? Wala nang magsiselos o magjijelly dahil sabay-sabay nating malalaman ang sagot. Mamaya na! Mula raw nung nag-trending ang kantang Selos, inulan na rin daw ng mensahe si Jomar na nagsasabing ka-multiverse niya o ka-look-alike niya si Shaira. At nung pinanood niya ang music video nito, pati nga raw siya, tila namalik mata. So hey mga bes, nandito kami ngayon sa Terminal 3. Siyempre, pupunta ng General Santos City ng ganyan-ganyan. Nito lang Sabado, lumipad ng Sultan Kudarat si Jomar para makaharap ang kahilat-tsaraw niya, ang kontrobersyal na singer na umawit ng Selos na tinatawag ngayon Queen of Bangsamoro Pop o B-Pop na si Shaira. Sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo, kahit di naman tayong dalawa, ay lagi na lang pinagseselosan siya. Bakit ba si Kiko? Hi! Ang dalawa parang ang nanalamin lang sa isa't isa. Alam, magkamangka ba tayo?
Ano po? Oh my God! As in? Akala ko, budak ko talaga ito. Grabe, skin talaga siya. Ha? Wala, na-surprise ako. Nilipad ka pala dito. Nilipad niya kasama ko ng tinang Jessica Soko. Ganun pala yung feeling kapag lumipad sila. Galing mo sa swerdo, sumakaloka. Hindi naman po. Okay lang sa'yo, nakakanta-kanta tayo ng mga ganyan-ganyan. Okay naman po. Oh my God, alam mo ba? Nung inano ko siya, nung shinot ko siya, grabe, yung tagal ko in-edit yun ah. Nag-big ka pa talaga. Siyempre, kakapanood ko yung video mo kagabi sa TikTok. Ginastalk kita, sabi nila kamukha ko daw. So, kamukha ko talaga. Grabe, natutuwa talaga ako. Ay, hindi ko kasi akalain na may ka-face din pala talaga yung isang tao. Galing, lalo na nung naka-brace ako. Ganyan talaga. Sana hindi mo inalis para... Kabit ko ulit. Parang hindi ko napapalampasin. Okay lang ba na yes. Mag-collab tayo? Pwedeng pwede. Ah! Hanggang nag-collab na nga sila. Pero dahil hindi pa tapos ang abirya sa pagitan ng kampo ni Shaira at ng original na singer ng kanta na si Lenka, ibang areglo muna. Ang puso ko'y nagdurugo at parang sumisikip ang bibig ko sa tuwing nakikita ko nang makatabi kayo. Kahit di naman tayong dalawa ay lagi na lang pinagsasalosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Thank you! Oh, ang galing kasi! Pagpatuloy mo lang yan, be. Na-proud ako na, siyempre marami palang na-influence ng kanta. Gaya-gaya, puto maya! Pero dito, tsak walang kukontra. Napakarami nating talentadong mga kapatid na moro. Ang awitin kong ito ay inahanay ko. Na ang husay, hindi lang nakakaselos, nakaka-proud pa. Eh, makakanta kaya uli ni Shaira ang selos para sa kanyang mga tagahanga? Dito natin yan aabangan sa KMJS. Na anak kong ituring ni Bina mula Bato, Camarines Sur, ang 3 taong gulang niyang aso na si Kinua, isang golden retriever. Tawag ko po dyan, baby ko. Kinua ko! Kinua ko! Patingin nga ako ng face, baby! Binigay po siya sa akin ng kuya ko. Kinua po, galing po siya sa anime. Si Kinua, likas daw na maamo. Napaka-gentle, napaka-bait, and napaka-lambing po. Every time nakikita ko siya, at peace ako. Pag andyan po siya, nawawala po yung pagod ko. Alagang-alaga siya ni Vina. Dito lang po siya sa loob ng bahay. Hindi po yun exposed sa labas. Spoiled sa laruan, pati na sa mga paborito nitong pagkain. Ang favorite niya, pandesal, chicken, meat po, hot dog. Kasama si Kilua sa mga family outing. May pa-party-party pa sa tuwing sasapit ang kanyang birthday. Happy birthday! Happy birthday! Kilua! Higit sa lahat, katabi rin siya ni Bina sa pagtulog. Yan po ang pesta ni Kilua. Magalaw po yan matulog. Usog po ng usog, tas kami nalulukot na. Napakasarap niya pong alagaan kasi yung amount po na binabalik niya sa akin na love is sobra pa po. Sa kanya ko lang po kumpaga nafe-feel yung salitang home. Si Kilua, hindi niya raw aso. Tingin ng face si Mami! Kundi, anak! Kaya bangungot para kay Vina ang sinapit ni Kilua nito lang nakaraang linggo. Kamenta na kasi ako! Kasi puro magkamta ako ng ano mga nagkakabing yun. Si Kilua, nadatnan na nilang nasa sako. Tuguan, wala ng buhay. Isa'y po nagtigbak. Ako! Grabe, manda mo ay! Sobrang sakit po. Maabutan ko po. Wala nang buhay. Si Kinua kasi, pinagpapalo ng kahoy ng barangay panod na si Carlos. Hindi niya tunay na pangalan. Dito rin, kinagat ako. Bali po ito yung kinagat ng aso.
kanya. Ano po kanya nangyari? Kami po, kinipusan naman ng muso. Tama kami kito maginang kanin niyo pala ito. Ang ginawa kay Kiluwa, makatao ba? O makahayop? Hindi ko po kayang tanggapin. And makiramdam po po, hindi na po ako makaka-recover from this. Ano po ano nangyari? Nagsimula ang lahat umaga nitong March 17 nung nagising si Vina na wala sa tabi niya si Kiluwa. Nakalock po yung gate, so impossible naman po na makakalabas siya. Iba po yung kutob ko nun. Nakatakas pala ito. Sa CCTV footage na ito, makikita kung paano mula sa bubong tumalon si Kiluwa sa kalsada at saka kumaripas ng takbo hanggang nakasalubong niya ang 69 anyos na si Nanay Cleofe. Pagtapos ng mass, going home na ako, naglakad lang ako. Hindi ko akalain, may dalawa palang aso. Ang isa raw sa mga aso, bigla siyang binamba. Nakagat na ako ng aso. Sa paa po, bigla akong natumba. Sa sobrang nervyos ko, yung asong napatay na yan mismo talaga ang kumagat sa akin. Parang mananakmal pa. Pinapaalis ko yung aso. Hu-hu-hu, nanginginig na ako. Hanggang sa sinaklolohan na raw siya ng barangay tanod na si Carlos. Parang galit na galit. Gusto talagang kumagat. Yung injection sa akin ng anti-rabies, sa tatlong araw ko ngayon, may follow-up after 14 to 28 days. Noong 2023, as of first week pa ng December, nakatala tayo ng 368 rabies deaths. If ever po no, nakagat kayo, ang pinakaunang gawin po ay dapat hugasan ang na-expose na area ng at least 10 minutes. Pumunta po sa pinakamalapit na animal bite treatment center for provision po ng human rabies vaccine. Kung di siguro ako na baka ako pang unang napatay kasi inaatake na ako ng high blood ko. Binalikan niya ako, hinabol ako, papunta doon sa tindahan ko. Nakagat daw siya nito sa kanang binti. Hindi naman po masyadong malalim yung nakagat sa akin. Yung asawa ko naman, pinuntahan niya. Mabuti na lang, biglang tumayo siya doon sa may misa. Dito na naghabulan sina Carlos at Kiluwa. Nakakuha na ako ng kampalo, yung kahoy na dos por dos. May mga tao pang ang tumasalubong. Kako, umalis kayo, umalis kayo. Ang insidente, nakuna ng CCTV camera. Naghabulan kami, 45 minutes siguro. Doon ko na siya pinalo. Dalawang palo po. Sinigurado kong patay na para hindi na siya makapanakit pa ng ibang tao. Hinila ko na siya. Punta dito sa tabi ng tindahan namin. Naghintay-hintay ako kung may dumating na magkiklaim. Yung kaibigan ko, tinanong ko kung anong mabuting gawin ng asong. Mabuti niyan, ibaon na lang. Ang sinapit ni Kiluwa, nabalitaan na lang ni Vina sa kanilang kapitbahay. Sinabi niya, aso daw namin yun. Sinundan po namin, nakasalubong po namin yung suspect. Gusto niyang makita sana yung aso ko. Pinunta na namin. May sako. Pero never I imagined na andun po siya sa loob. Naman ba na sako? Masiguro man kami. Saan ko na nga ni mga labrang I was screaming and I was crying. I was questioning the suspect. Sino po may gawa? Hindi po, nagtigbak. Ako, takasulo darwang. Nagpatabang po ako. Tabi naman na mukha. Grabe, mandamoy. Pinagandaan pa na mo every birthday kiss. Araw po kanya. Araw po kanya nangyari. Sobrang galit. Yung naramdaman ko po noon na oras na yun kasi hindi ko po yan kayang saktan or pagsalitaan. Tapos, maabutan ko po wala nang buhay. Pasensya na kako kung anong nangyari sa aso mo. Talaga ka kung hindi mo alam yung ginawa ng aso mo dito sa labas. Yung mga golden retriever ay known for being friendly, best friend usually ng mga tao. They're
fearful pag nasa environment na hindi sila komportable. Kapag they feel threatened, na tinakot sila, ginulat, pwedeng mag-trigger yun ng aggression. Si Vina, inuwi ang mga labi ni Kiluwa. Pinunasan ko po siya kasi ang dami niya pong dugo. Kami na nga din po yung gumawa nung lalagyan niya. Nagsindi na din po kami ng kandila. Dinala po namin siya sa sementeryo po. Doon po mismo sa mausoleum, palalagyan pa po namin yun nung memory niya and as well as po nung mukha niya po. Kiluwa ko! Kiluwa ko! Patingin nga ako ng face, baby! Sobrang nakakapanibago po. Dadating ka, wala nang sasalubong sa'yo. Ang luwag na po ng higaan, wala na po si Kiluwa para tabihan ako. Hanggang ngayon, hindi ko po kayang tanggapin. Kasi po, ini-expect ko po hanggang sa pagtanda ni Kiluwa. Magkasama po kami. Ang nangyari, ipinost ni Vina sa social media at dito bumuhos ang simpatya para sa kanyang anak. Sana po makamit po ni Baby Kiluwa yung justisya dahil hindi niya po deserve yung nangyari at ginawa sa kanya. Nagbukas ito ng usapin tungkol sa animal cruelty. I hope there will be justice for Kiluwa. Sana managot gumawa niya sa kanya, please. Ang diskusyon umabot hanggang Senado. The animals have always had a special place in human society and history. Many of them are still maltreated, neglected, and even tortured. In response to this situation, I proposed a law, Senate Bill number 2458, to be known as the Revised Animal Welfare Act. We seek to strengthen this law. Marami tayong mga aso din at mga iba't ibang mga hayop na kailangan din ng pagtulong ng ating gobyerno at pagkakalinga. Pero si Carlos dumidepensa. Yung sa akin lamang po ay self-defense para sa mga taong hindi na maaaring kagatin pa. Hindi rin daw siya ganon kawalang puso gaya ng ibinibintang ng iba. Lalo't siya rin mismo. Tingin doon sa camera, dali na. Sa camera. Yan, dali. Yun. May alagang aso. Ito nga po pala si Billy. Napakabait nito. 4 na taon na to. Oh. Tignan nyo naman. Ang pinangangambahan ni Carlos, pati ang kanilang pamilya, nadadamay. Tigilan nyo na po. Nakikiusap naman kasi naapektuhan po yung pamilya ko. Naawa rin ako. Humingi ako ng tawad. Kaya papano ka ako? Aksidente lang po talaga. Si Vina, desididong magsampa ng reklamo. Nakipag-ugnayan na siya sa POS o ang Philippine Animal Welfare Society, NGO o non-government organization na nagsusulong protektahan ang mga hayop. Hindi mo pwedeng sabihin self-defense kung at the very moment na pinapatay mo siya, hindi naman siya umaatake sa iyo. We believe that violence committed against animals ay connected sa violence against human beings. Kung hindi tayo magiging considerate na sila yun ay nakakaramdam ng pain, matatawag pa ba tayong tao? Killing of any animal shall be unlawful. Meron tayong Animal Welfare Act of 1998. Ang penalidad po nito, pagkakakulong ng 6 months hanggang 2 years at meron tayong fine na nagkakahalaga ng 1,000 to 5,000. Sa ngayon po, for filing na ang kaso, kung may mga ganyang insidente na may nakagat, wag naman po nating patayin yung aso. Maging responsable din po tayo. Doon sa parte ng aso, naawa din ako. Kaya naawa din ako. Siyang nakatulong sa akin. Susampan ng kaso si dapat musisiin mo ng maigi yung pangyayari. We can arrive at a conclusion na mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa sa hayop. Pero hindi naman ibig sabihin na dapat nang abusuhin ng tao yung kanyang mga rights and protection under the law. Bilang isang tao na may moral at alam natin yung tama at mali, dapat pangalagaan natin yung mga hayop. Happy birthday! Happy birthday! Itong mga animals na sinasaktan nyo, may damdamin din po yan. Ang tanging alam lang po nila ay mahalin ka.
sa mga tao na nakakakita po ng mga pang-aabuso, huwag po kayong manood lamang. Bigyan po natin to ng aksyon para po maitigil na po natin to. Si Harlos, minabuti namang humingi ng tulong sa PAW o sa Public Attorney's Office. Magbibigay daw sila ng attorney kung magkakaso para makatulong naman sa pagliligtas sa aking attorney. Hintayin ko na lang muna raw yung order ng ano yung reklamo. Luloko! Luloko! Patingin nga ako ng face, baby! Miss na miss ka na ni Mami. Sana ihag mo ko. Sobrang nangungulila na ako sa'yo. And mahal na mahal kita. Araw po ka niya. Araw wala po akong ibang gusto mangyari, kundi makamit po talaga yung justisya po para kay Kiluwa. Para sa akin po, tinatanong ko lang po kung ano ang talagang mas mahalaga para sa buhay, kung yung tao o yung aso. Sa nakalipas na mga taon, naging mainit na usapin ang animal cruelty dito sa ating bansa. Tingin ng face ni Mami! Dumami rin ang bilang ng mga nag-aalaga ng aso. Sa nangyaring ito, nabubuhay ang debate. Alin ba ang mas importante? Kapakanan ng hayop o ng tao? May dalawang panig ng kwento sa isyong ito. Maman, talaga ako! Masiguro magkamta ko ng animal ang problema. Sana manaig ang hustisya at pangil ng batas. Sakuha ng 360 camera habang binabaybay ni Carl at ng kanyang kasintahang itago natin sa pangalang Camille ang kahabaan ng highway na ito sa barangay Gusak, Cagayan de Oro City. Madaling araw nitong March 3, makikitang halos wala ng tao sa kalsada nung bigla na lang may tumawid. Yung face ng pagtawid niya, ma'am, is mabilis. Nag-ready na kami for impact. Pero sa halip na bumunggo, tila sumalpok lang daw sila sa hangin. So wala namang impact. Habang ang lalaking muntikan nilang masagasaan, biglang naglaho na parang bula. Tinanong ko GF ko, nabangga ba siya? Pag lingon namin, singa babalikan namin. Pag wala na po, when we checked ourselves na wala, wala talagang impact, walang tunog, walang nangyari sa amin. Ano o sino ang kanilang nakainkwentro? Kahit puyat, sigurado raw si Carl na siya'y nasa tamang ulirat. Love, tara kape muna tayo. Okay, sige, tara. Ang nature ng work namin is night shift. That's why pumunta kami ng madaling araw sa city po. We decided na magkape po sa city. Sanay na rin daw siyang baybayin ang naturang highway kahit this oras na ng gabi. Pagka ganong oras po, wala na po masyadong tao kasi wala namang gimikan. Puro lang gasoline station. Hanggang may napansin na raw si Carl. Nakita ko na siya sa kabilang side. Nag-minor na ako from 100 to 80, tapos nag-signal na ako. Habang tumatawid siya, hindi siya nakatingin sa tinatawiran niya. Pag abot niya sa gitna ng daan, nag-stop siya. For a second sa gitna, nag-change ako ng lane sa slow lane para hindi ko siya mabunggo. Sa kanya ako nilingon. At ang lalo pa raw nagpahilakpot sa kanya. Wala siyang mukha, ma'am. Blurry lang siya. Hindi siya tumakbo para tumawid. Tumakbo siya papunta sa akin para banggain talaga kami. Ready na kami for impact. Straight lang ako. Kaysa naman lumiko ako, may truck doon na nakatambay. Pagkabangga niya, pagtingin ko, nawala na. Yung action ng tao, parang magpapakamatay siya. Baka problemado lang yung tao.
Nung una, inakala pa raw ni na Carl na may nangmumodo sa kanila. Yung nag-a-acting na magpapabangga, maghihiga lang bigla. Tapos hihingi ng pang-hospital. Kuya, pinitiglog. Kuya, kanya? Since wala namang bangga or impact, or we decided to let go and offer prayers para po sa taong yun, baka malalim yung problema. Please, sigurado ba? Wala ka nakita ang naramdaman sa likod? Wala. Siguro tignan lang natin sa video. Isa mo. Pagka-uwi, agad na ni-review ni Carl ang nai-record ng kanyang 360 camera. Pagka-check ko ng video, nagtaka ako, kinalibutan, ma'am. Si Carl kasi hindi nga na malikmat pa. Kitang-kitang may tumawit nga na hindi nga lang maaninag ang mukha. Wala kang makikita mukhang 3D na blur. Iba talaga. Nahirapan kami i-absorb yung nangyari na hindi pala talaga yung tao. So may psychological effect siya afterwards. Kada tingin ko sa mga madilidilim, nasa isip ko parang may nakatingin sa akin. Feeling ko andun siya. Baka sumanib siya at sumama siya sa bahay. Maging ang kasintahan niyang si Camille, meron din daw mga kakatwang karanasan. Nakuhanan po ng CCTV ng room ko Tuesday ng madaling araw. May nagwawala po sa laundry room namin which is locked. May tattoo po akong pusa. Nagising kami bigla. Tapos yung pusa ko is nanginginig na sa galit. Tapos pinuntahan nila. Nasa tabi ko yung dalawa, yung isa nasa hig. Wala pong ibang nag-aano dun sa laundry room kasi nakasarado po yung... Simula nang nangyari yung experience na yun, naniniwala na talaga ako. Nag-i-exist sila dito sa mundo. Pinuntahan ng aming team ang Barangay Gusa kung saan nangyari ang insidente. May mga CCTV sa lugar pero wala raw nakatutok sa mismong kalsada kung saan nangyari ang insidente. Gayunman, ayon sa pulis. Noong March 3, 2024, nung madaling araw, wala naman po kaming natanggap na report regarding doon sa nakita doon sa kamera. Bihira lang naman yan yung mga hit and run. Kung meron man, natitrace din naman namin. Nagtanong-tanong din ang aming team sa lugar na yun, ilang metro lang ang layo mula sa highway. Noon pa man daw, may mga aksidente nang naitala sa lugar. May nagpakamatay din dyan, saka maraming nag-slash. Maski hindi pa nag-viral, ma'am, tarayo. May nagpaparamdam na talaga. Nadagdagan nung nakikita sa dashcam na talagang mas nakakatakot na. Hindi talaga tao yun, espiritu talaga yun. Maraming nagkarerera ng mga motor at sasakyan. Maraming na-aksidente at nag-slash dito. Sa kanilang pag-iikot, may napagtanungan silang trabahador sa isang hardware. Na di umano, kilala raw ang lalaking nakainkwentro ni na Carl. Kilala niya, ma'am? Opo. Kilala ko to. Si matagal na namin din kasama na sa bodega. Ang lalaking na bundol nila, malaki raw ang pagkakahawig sa dati nilang kasamahan na si Ikoy. Sigurado akong siya yun. Pati yung anong jacket niya, pati yung lower niya, siya yun. 100% siya nga. Ang galaw niya kasi arong-laro siya nga. Tinunto ng aming team ang pamilya ni Ikoy hanggang meron silang ipinagtapat. Mula nung August, 7 months na talaga. Kinamatay niya ay... Sino si Ikoy? Hanggang ngayon hindi ka pa rin siya tanggap na nawala na siya. Multo nga ba nito ang halos na bundol ng motor? Sa tingin nyo, si Ikoy din talaga yung nasa video. Susunod na! Nami-miss ko siya eh. Palaisipan para sa magkasintahang Carl at Camille, hindi niya tunay na pangalan, ang nakainkwentro nila sa highway ng Cagayan de Oro, madaling araw nitong March 3, kung saan parang may lalaking biglang tumawid. Pero naglaho naman na parang bula. Sa kanya ako nilingon, wala siyang mukha, ma'am. Pagtingin ko, nawala na. Yeah, yeah.
Sa pag-iikot ng aming team sa lugar, may napagtanungan silang kakilala raw ang nakunan sa video. Ang dati nilang katrabahong si Ikoy. Sigurado akong siya yun. Pati yung anong jacket niya, pati yung mobs niya ganun. 100% siya nga. Ang galaw niya kasi arong klaro siya nga. Pero si Ikoy, mahigit 7 buwan na raw patay matapos itong atakihin sa puso. Sobrang mabait niya, tapos hindi kami nag-aaway noon. Nung nabubuhay pa raw ito, madalas daw talagang tumawid ito ng kalsada kung saan nakainkwentro ni na Carl, ang misteryosong lalaki papasok sa hardware. Sa kabila yung trabaho niya, tagtawid talaga siya doon araw-araw. Pero kumbinsido kaya silang si Ikoy nga ang muntika ng mabundol ni na Carl? Kinabahan ako kasi kanang parang di pa ko handa ba na makita na ganun, na bumalik siya ganun. Kung totoong bumalik siya, di ko alam bakit. Bakit doon sa sasakyan pumunta, di ko alam. Namimiss ko lang talaga siya. Nalalo ko pa rin siya eh. Kaya nga, hanggang ngayon di ka pa rin siya tanggap na nawala na siya. Namimiss ko siya eh. Kasi na lang, kami na lang kasi dalawa na tira. Sa tingin nyo, si Ikoy din talaga yung nasa video? May po kasi kami naniniwala na may kaluluwa ang bumabalik. O baka nga siya, pero kung siya talaga yun, masaya na naman ako kasi nagpakita siya. Ipinasuri namin sa video expert ang makapanindig balahibong puha. Very dark yung footage, underexposed. Yan, nagkakaroon ng motion blur, shutter speed masyadong mabagal. Nahihirapan yung camera na i-stitch yung harapan at saka likod ng footage dahil nga ang 360 camera, multiple lenses yan. In some cases, yung mga apps na ginagamit ng mga video editors natin, kayang-kaya na nilang gawin ngayon yan. Hindi siya tumagos na go. It's a glitch. Tao talaga yan na tumawid. Para sa ako, tao rato nga ni Tabok. Who knows po nga ba si manipulated po or gi-edit ang kanang video? Murag dili kay kun, wakay ko na-convince sa video yun. Opinion nila yun. Hindi ko control yun kung ano masasabi ng tao. Hindi ako marunong mag-edit. Kinuha ko lang yun sa 360 camera ko. Kapag sa mga motor at sa mga passengers na mga vehicle, speed limit lang talaga ay 30 kilometers per hour. Sa ating mga motorista talaga ang pinapaalala natin, mag-iingat tayo sa pagdadrive at alalahanin natin na yung ibang motorist road users ay hindi natin masasaktan. Doon naman sa mga pedestrian, tatawid doon sa pedestrian lane natin. Ang basihan po diyan ay nasa aklat ng Biblia po ng Hebreo 9:27. Ang simbahan hindi po nagtuturo na mayroong mga kaluluwang ligaw. They will go to heaven, hell, or purgatory. It's demons or fallen angels. Ang tanong po ng iba, sino yun? The same clothes, the same movement, the same actuations. Ang sagot ng simbahan, be careful kasi po ang demonyo ay tinatawag natin yung father of all lies, father of all deception. Do not believe immediately na yun po ay mga kaluluwa. Remember that God is more powerful than any entity. Ginoong Jesus. Samantala, sa hiling na rin ng mga residente, lumapit ang aming team sa Archdiocese of Cagayan de Oro City para pabasbasan ang pinangyarihan ng insidente. I command you depart without doing harm to all the people passing this road. Ipinabless na rin ni Carl ang kanyang motor at bahay. Ngayon na nabasbasan na po yung motor at bahay namin, confident na po ako, may relief na. Hiniling ko po sa prayers ko, hindi na kami gambalain. Bigyan ako ng Diyos na panatag na loob. Sa mga bumabiyahe ng gabi, mag-ingat, lalo na sa mga madidilim na bahagi ng kalsada para hindi tayo madisgrasya sa isang kisap mata.
Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.